Kasama po namin si Ate Jules. Yung, kung naalala nyo yung episode ng lalaki, yung nag-date sila, tapos nag-inuman, tapos pinutol yung part ng, ng katawan. O sige, magpaliwanag ka. Sige, sa lahat ng mga lalaki. Sa lahat ng mga lalaki. O sa lahat ng mga lalaki, matutong makontento sa isa ha. Para hindi napuputulan ng kaligayahan. Siya po yun guys, kung napanood nyo po ng episode sa KMJN. Mag-ingat sa babaeng to na mumutol ng body part. Kulang po. Ayan. Hindi na nakita eh. Hindi message mo siya, hindi sasagot sa kanya. Magaling talaga siya magtago. Sasagot sa kanya, zombie. Pero yung eksena yun, nag-inuman muna. Oo, sadyang nilasing talaga. Kumari, inuman. Pag-ising nyo. May balak talaga yung girl. Oo, ano nagdadalawang ano pa? Kasi si lalaki, habang nag-shower si babae, nahagilap niya kasi dibang ano. Pagdaan niya doon sa may nagtitinda, kinintunong kay Vero na, oh, ang asawa mo, bumili dito ng kutsilyo, ah. Napaisip na siya kasi araw-araw sila nagtatalo, araw-araw sila nag-aaway. Tapos tinago ng baba, tinago mo yung ano, kutsilyo. Tapos nung gabi, sweet-sweetan. Bari kasi ba, mag-ano, sweet-sweetan, ginawan mo. Saan kaya niya tinago? Kasi bago nangyari, hindi nangyari mo sa kanila, shower si girl. Iduda sila lang, hinanap mo sa ilalim ng kama, sa paligid, hindi niya makita. Pero tinago talaga ng girl yung mabuti. Hindi sinabi ko sa tinago. Inuman na, ganyan. Kanwari nakikipag-inom siya, pero nilalasing niya talagang boy. Hanggang sa malasing siya. Nung malasing, sabi niya, halika na, tulog tayo. Sabi ng babae, sige mauna ka na, susunod daw siya, pinapatuyo ko lang yung buhok ko. Kasi kunwari galing sa dugo. Tapos yung tulog na tulog niya yung lalaki, yun, linano niya. Pero kahit tinaplano niya, nagdadalawang isip. Lagi na lang siya nagdadalawang isip sa mga ginagawa niya. Lagi nag-isip siya kung tutuloy niya hindi. Bakit babaero yun? Babaero. Tapos yung, di ba nga, nakuha siya sa bar. Kaya ganun yung mga suot ko dun eh. For the first time, nagsuot ako ng mga ganun-ganun dun. Sa bar niya, nakuha yung babae. Tapos sige, buto yung pamilya. Ah, sa ibang bansa? Ba? Sa ibang bar o sa bar? Ang bingi po niya, di ba? Pa-edit naman yun. Tapos, nung time na, di ba, nagagalit si babae. Kasi kada lalabas siya, kahit siya pumunta, may mag-chichip. Uy, nakita ko yung asawa ko gabi. Iba na naman kasama. Yan. So, pag uwi niya, lagi sila nag-aaway. Lagi nagigigil si babae. Tapos, yun na nga. Pinaplano niya ganun. Eh, ayan siya nagdadalawang isip kasi naaway siya sa asawa niya. Mahal niya din. Kaya lang pag nakikita niya pag-aaway siya, sasabihin siya. Alam mo, lotion na siya muna. Tank na. Kaya, pinagsawaan natin. Mga ganun. Doon nagpanilim yung paningin niya na may araw ko rin sa akin. Mga ganon. Kaya minsan, kahit mahal niya, dadalawang isip siya, gagawin ko ba o hindi? Putulan ko ba o hindi? Ganon. Isamantala nga niya, ginawa lang kita sa ganyan. Eh walang araw yun na hindi mag-aaway. Hindi nga yata pinakita doon yung naglalaba ako. Naglalaba yung babae. Sinasalukan niya ng tubig. Tapos nagahampasan. So, yun nga, ang style nung parang ninagmudan ko nga ng espongha yun dito sa mukha eh. Kasi inaakmaan niya ako dun habang naghuhugas. Pagkakamuna kayo dyan, mangyamiya pa pala eh.